spray na tayo uli ngayon ng insecticides. Ito nga, maandar na kami ni Bear. Ayun, Top Kill ang insecticides na ginamit ko ngayon. Ito natira ko noong nakaraan, tapos bumili pa ako ng isang buo dahil nga kinapos nga tayo. Ito hindi ko pa ito nabuksan, mga kagrip. Ayan o, sindyado pa. Kasi may tira tayo noong nakaraan dito, nakadalawang drum nung natimpla ko. Ang templado ko sa isang 200 liters na kagaya nga na to. Yan. Ay isang ligo, mga ka-agri. Ito, pure na to. Wala na ako hinalo na iba pang insecticides. Dahil napatunayan ko nga itong si Top Kill. Mas maganda po pala ispray to ng puro. Kaya puro ko na lang siyang ini-spray. Medyo nakakatipid pa ako. Tapos maganda pa. Kumbaga, mas ma-effective pa siya sa puro. 200 liters, isang ligo lang. Ito, lata ng sardinas. Yun. Kung kayo gumagamit kayo ng mga ganito insecticides, pag ganitong tagulan, kailangan nyo talaga ay meron kayong sticker. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag katagulan, may sticker kayo. Ito ba yun? Ito, nahanap ko yung dati kong tira na si Hostick. Ayan, naka-isang drum ito. Pero para yung tira na stick-on yung ginamit natin sa herbicide ng nakaraan, herbicide dito sa Kalamasi. Yun, sakto na yun para dito sa ano natin, sa isang set ng pag-i-spray natin ngayon, kasi palagay ko nasa tatlong ligo pa yon yung aking stick-on na spreader sticker. Pansya ko, mga kaapat na drum lang ng mga minidar dito. Hindi naman masyadong pulido kasi hindi naman ganun kadami yung bulaklak na to. Umaga-umpisa pa lang na lumulusot yung bulaklak, mga kaagri. Kaya yun, kailangan gagamit tayo ng mga sticker kapag tayo nag-i-spray na insecticides, fungicides, at saka herbicide. Ayan nga, may mga pailan-ilan na nabulaklak, mga kaagri. Kung na-spray natin ngayon yan sa tagulan, sa panibagong cycle na naman ng pagpapabulaklak. Pero may mga pitasin pa ako, oh. Yan, oh. Kaya ito, magiging dalawang set ang pagpapabulaklak ko dito. Pagkayari kong pitasin na to, mag-spray pa uli ako ngayon ng siguro 40k na lang ang gagamitin ko sa pampabulaklak. Hindi na muna ako gagamit ni Mega Boom kasi nakagamit na akong isang beses, eh. Hindi ko pa kabisado si Mega Boom, baka kasi mga kompromiso. Mahirap na. Kaya solo, isa lang muna kada isang cycle si Mega Boom. Yun. Yan, oh. May mga pitasin, mga kagri. May mga bulaklak na din. Yan, pangaraniwa, mas maraming bulaklak yan sa ibabaw. Dahil na sumusulpot. Ano? Yan, kagri. Oh, diba? Kapag kasi ganitong tagulan, mga kaagri, pag nagpapabulaklak tayo ng Kalamasi, mapapansin natin yan. Sa ibabaw lagi ang bulaklak ng Kalamasi natin. Hindi katulad dun sa Tagaraw na kompleto. Sabay yung ibabaw, gitna at saka ilalim. Pero ngayon, ang mauna lagi dito, pagkatagulan, ibabaw. Kaya medyo monitor lang kayo ng maigi kapag ka nagpapabulaklak kayong tagulan. Nakala nyo walang bulaklak, nung pala sa ibabaw marami na, mga kagri. Yun ang tips ko lang sa inyo kapag katagulan. Ibabaw talaga ang umpisang namumulaklak dyan. Misan nga yung ilalim halos wala, eh. Puro ibabaw lang halos, eh. Ganun, eh. Kaya kailangan talaga matalas kayo pag nagsabog kayo ng pampabulaklak. 10 days nagmomonitor na kayo dyan, lalo na nga kung bata pa yung kalamansin ninyo. 8 days nga lang nag-umpisa ng bumulaklak yung pagkasabog nyo ng abono o pag-i-spray nyo ng mga pampabulaklak tulad ng mga 40K, Mega Boom, yan, mga pampabulaklak yan, eh. Matataas ang mga potassium yan, eh. Yun lang, mga kagri. Siguro bugaw-bugaw lang muna kami. Gaaraw, eh.
ilang araw na umaaraw dito, pangatlong araw na ngayon na umaaraw, na late pa nga ako, dapat kahapon pa ako nag-spray. Pero kahit na nga nag-aaraw na ganyan mga ka-agri, hindi pa rin tayo sigurado dyan sa ulan kasi nga tagulan lang talaga ngayon. Kaya kailangan talaga naglalagay tayo ng mga spreader sticker tulad nga na pinakita ko mga nakakaraang vlog, tsaka yung kanina na host stick, yun. Kailangan talaga yun mga ka-agri. Lapit na kami makatagpos mga ka-agri. No. Ibabaw Ver ha. Kasi mga ka-agri, kaya puro ibabaw ang pinapano ko kay Ver, kasi ibabaw ang pinakamaraming bulaklak talaga. Yung techniques namin ni Ver mga ka-agri, wala na kami tigahila ng hose. Palitan lang kami. Ganyan lang. Salisihan lang kami, nakakapahinga yung isa. Pagka bago ipalit, syempre pag malayo na 'yo sa 'yon, hihilahin lang ng konti para lumapit, ganun lang. Pero yung hindi katulad ng iba na nag-i-spray na wala rin pahinga yung tigahila ng hose. Kasi sa unahan lang sila nagpumapasok, hindi katulad namin, ginigitnaan namin 'to. Pahalang. Tulad niya, no. Yan, lilipat na si Ver doon sa kabilang row. Nasa gitna na 'yung si Ver niyan. Doon sa yun, no? Yun, lumipat na si Ver. Nagpakita ko sa inyo. Yun na si Ver, oh. Lumipat na. Nasa gitna yun. Sa gitna, ang terminal namin lagi, nasa gitna, mga ka-agri. Ang techniques namin ni Ver na talagang nakakapahinga yung karilyebo sa paghawak ng pito o ng nozzle, ng handle. Kaya mga ka-agri, oh, sa taas. Daming bulaklak dito. Yan na. Medyo nahuli na yata ako ng konti ah. Sa bagay, patatlong araw pa lang naman umaaraw ngayon. Yung mga nakakaraan na araw, puro ulan naman yan. Kaya inaalaga ng ulan. Pero dapat eh, kahapon pa ako nag-spray eh. Kaya nga tinanghali kami ngayon. Hinabol ko yung araw uli. At mukhang mag-aaraw na to. Medyo may buwan na kasi eh. Pagka kasi may buwan, maliwanag na kasi yung buwan sa gabi. Kaya medyo malayo ang ulan pag ganon. Kung hindi umulan ngayon, alam problema. Kung pag di umulan ngayong gabi, lang problema yan. Dahil may pabaon na tayong insecticide dito, hindi na rin makakapasok yung mga putakte o yung mga fruit fly. Nakaka-agree. Yan o. Pero dahil pa rin pitasin mga ka-agri ah. Ano? Dahil pa rin, no? Makapansin nyo ngayon, no? Oh, dami, di ba? Yan, no? Yung ating insecticide, stop kill, and stick on. Disclaimer lang ha, hindi tayo endorser na yan ha, mga ka-agri ha. Ito yung sticker yung sinasabi ko. Ito yung sticker. Ito, sticker to. Tapos ito pa nga yung isa, yung stick. Ito yung dati natin itong stock to na meron pang laman. Yun, nakita ko kaya ginamit ko na, naka 2 drum yung laman yan, 2 drum yung natimplahan ko. Tapos ito nga yung natira natin sa herbie nung nakaraan. Ayan. Ito nga pala yung herbicide natin nung nakaraan, oh. Nakaka-agree, oh. Madilaw na. Ayan, oh. Mapasin nyo, madilaw na. Ito, yung hanggahan nito ng kabila, eh. Yun yung hanggahan ko. Ayan, madilaw na. Ayan. Diba?